Aleluya, aleluya, Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang, magalak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Martes tayo ng ikatlo na linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo na sa loob, sa Basilica Minor at Pamansang Nambana ni Hesus Nazareno. Ang mga intensyon mga nakiisa sa atin, sumita ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon mga nakosposting ng mga chapels, groups at communities. Ang mga intensyon na idagdag din natin ay ang intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine, at ang matagumpay na paghahanda para sa Yubileum 2025. Mga kapatid, sa gawa ng mga apostol, si Esteban ay pinapatay ng mga tao na hindi nakaunawa at hindi makatanggap sa ating Panginoong Hesus na siya ang Mesiyas. Sa ating Ebanghelyo ni San Juan, pinahanan tayo ng Panginoon na hanapin natin ang tinapay na mula sa langit na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kuminsan sa buhay natin, tayo ay nasentro lang sa ating sariling pag-iisip sa mga makamundo na bagay o lili kaya kung ano yung kinamalingan sa kasalukuyang panahon na siyang maghatid sa atin sa kasalanan. Kaya aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong mga isinilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pinto ng langit ay binuksan mo. Dagdagan mo pa ang buhay na iyong bigay sa amin upang sa mga dinalisay mo sa pagkamasuwayin ay hindi mahadlangang kamtin ang iyong pag-iliw. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Esteban sa mga tao, sa matatanda at sa mga skriba, "Napakatigas ng ulo ninyo. Di pa nababago ang inyong kalooban. Ayaw ninyong dinggin ang katotohanan. Kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang, iyon din ang ginawa ninyo. Lumalaban kayong lagi sa Espiritu Santo.
Sinong propeta ang hindi pinag-uusig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga humula sa pagparito ng matuwid na inyo namang ipinagkanulo at ipinapatay. Tumanggap kayo ng kautosang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi ninyo tinatalima iyon. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nagngalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Inubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito. Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas. Panginoon, huwag mo na po silang panagutin sa kasalanang ito. At pagkasabi nito, siya'y namatay. Kasang-ayon si Saulo sa pagkamatay kay Esteban. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko at aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko. Tagapagligtas kong tapat at totoo. Ikaw, poon, aking pinananaligan. Magbubunyi ako, magsasayang tunay sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Itong iyong lingkod sana ay lingapin. Ingatan mo ako't iyong pagpalain, iligtas mo ako at iyong sagipin, tanda ng pag-ibig na di nagmamaliw, iyong kinalinga at iningatan mo, laban sa adhika ng masamang tao. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Nagbibigay kasiyahan, pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ng mga tao kay Jesus, ano pong
kababalaghan ang ipakikita ninyo upang manalig kami sa inyo. Ano po ang magagawa ninyo? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit. Dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, "Dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit. Sapagkat ang pagkain bigay ng Diyos ay iyong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan." Ginoo, wika nila, "Bigyan po ninyo kaming lagi sa pagkaing iyon." "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay," sabi ni Jesus. "Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang mananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus, Nazareno na nabuhay muli. Nasa Martes tayo ng ikatatlo na linggo sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Poong Hesus, Nazareno. Sa atin pong mga pagbasa ay pinapahayag ano yung mahalaga na pagkain, o kaya ano yung mahalaga para sa buhay. Sa ating unang pagbasa sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 7, Versikulo 21 hanggang Kapitulo 8, Versikulo 1, ay pinapahayag na yung mga pinuno ng templo at ang mga tao na hindi makakatanggap sa turo ng ating Panginoong Hesus na ipinapahayag ng mga disipulo at ngayon ipinahayag ni Esteban na isa sa mga dikuno ay hindi katanggap-tanggap sapagkat ang kanilang pag-iisip ay nakahon sa mga makamundo na bagay at sila ay nasarado sa pag-iisip sa tatlong tradisyon na tinatawag na kautusan ni Moises, na tinatawag na Torah, tradisyon ng pagtuturo ng mga propita na tinatawag na Nebiim, at tradisyon ng kaalaman at mga awit na tinatawag na Kitubim, na kung saan ang akala nila hindi naroon ang pagtuturo ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. At tinuturo ni Esteban na tanggapin nila ang Panginoong Hesus. At hindi na katanggap-tanggap, kaya siya ay kinaladkad at pinatay. Pero sa ating mga pagbasa ngayon ay napahayag, una, na ang ating Panginoong Hesus ay siya yung nagbibigay buhay. Kaya itong ating Ebanghelyo ngayon ni San Juan, Kapitulo 6, Versikulo 30 hanggang 35, ay karugtong sa kahapon na kung saan sinasabi ng ating Panginoon na pumunta sa Kanya ang mga tao dahil gusto nilang makakain. Dapat hanapin, at ngayon sa ating Ebanghelyo, nasabi ng ating Panginoon, hanapin nila ang pagkain na nagbibigay buhay, at ito yung pagkain mula sa langit. Pero yung mga tao, matigas pa rin ang ulo at sinasabi na, ano bang gawa mong milagro o kababalaghan mula sa langit upang maniwala sa Kanya? At sinasabi pa nila yung pangyayari sa tradisyon ng Torah, sa aklat ng Exodus, na kung saan
sa panahon ni Moises, nagkaroon ng mana. Mana ito yung pagkain na naroon sa disyerto nung naglalakbay pa ang mga Israelita na pinamunuan ni Moises. At ang sabi ng mga tao, yun ang pagkain mula sa langit. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi si Moises ang nagbibigay sa kanila, bagkos ang Diyos na Ama. At sinasabi ng Panginoon, kanilang hanapin ang pagkain na kung kakain ito, hindi na sila mamatay pa. Dahil yung mga kumakain sa mana, namamatay at nagugutom. So sabi ng ating Panginoon, ang kumakain sa pagkain ito ay hindi magugutom at hindi mauuhaw. Kaya ang ating tema ngayon ay tungkol sa pagkain. Dahil sinasabi sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, verso 30 hanggang 35, sa verso 35, sinasabi ng ating Panginoon, "Ego me, who artos tis sus." O sa Latin, "Ego sum panis viti." Na sa ating salita, "Ako ang tinapay ng buhay." Ang Panginoong Hesus ay siyang tinapay ng buhay. Sa salitang Hebreo, ang tinapay ay lechem. Ang lechem, hindi lang po yan tinapay, ito yung pagkain na nakakabusog, na para sa mga tao ay mahalaga. Para sa atin din, ang pagkain ay mahalaga, lalo na mga Pinoy, mga Pilipino, ay kumakain halos 8 beses isang araw. Ang akala natin, mahirap tayo dahil halos hindi makakain. Pero kung kumakain tayo at kumakain, hindi natin nakikita ang kahulugan ng pagkain. Kaya pag tingnan natin ang lechem na kung saan dito sa ating ebanghelyo ngayon ay yung salitang ginagamit sa Koinokona Grigo ay artos, mula po sa arto na ibig sabihin tinapay, ito yung pagkain na nagbibigay lakas. At sinabi po ng ating Panginoon, ang pagkain na ito, sinasabi niya, ay ang paglapit sa Kanya. Sinabi ng ating Panginoon, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom. Paano ba tayo lalapit sa ating Panginoon? Ang paglapit sa ating Panginoon ay ang tinatawag na pagsunod sa Kanya. Mayroong isang aklat na tinatawag na Imitation of Christ, pagsunod sa Kanya. Ang paglapit sa Panginoon ay una sa lahat, ang pagsentro ng ating puso at isipan sa ating Panginoong Hesus. Una. At ang pangalawa, ang pagkaroon ng pagbabago ng ating sarili. Lahat naman ng tao ay may kahinaan o may isyo sa buhay, may pinagdaanan, may mga pagsupok. Pero kinakailangan natin na ang mga pinagdaanan sa buhay natin, iugnay natin sa tama na daan sa ating paglapit sa ating Panginoong Hesus, na ibig sabihin, ating iwaksi ang lahat ng hadlang na papunta sa Panginoon, hindi tayo pakulong, hindi tayo mahadlangan sa mga pinagdaanan sa buhay, sa mga problema sa buhay, sa mga pagsubok sa buhay, bagkos ating tingnan na ang ating pagdaan ay patuloy na naglalakad sa inspirasyon ng Ebanghelyo ng Panginoon na kung saan tingnan natin ano yung nakapagpaunlad sa ating buhay upang tayo yayabong sa ating buhay na maging tunay na tao na may dignidad, sapagkat una sa lahat, sumisigla ang ating pag-ibig sa Diyos at ang ating pagmamahal sa kapwa ay pagmamahal sa sarili, at nagkaroon tayo ng isang masigla na pagpapahayag o pagsasaksi ng ating pananalig sa Diyos. Dahil pagpunta natin dito sa simbahan, naranasan natin, nariyan si Kristo, personal na kaibigan, nakasama natin at damang-dama natin, lalo na sa panahon ng komunyon, pag nasabing katawan ni Kristo, siya iyan talaga ang katawan ni Kristo na pagkain ng buhay na walang hanggan. Ito yung paglapit sa Panginoon na una, kailangan tayo na iwaksi yung mga hadlang, yung mga problema. Huwag nating tingnan kung ano yung mga negatibo sa buhay.
bagkos, ano yung mga positibo na siyang magdala sa atin ng malaliman na ugnayan sa Panginoong Hesus Nazarin. Pangatlo, dapat po nating tingnan ang buhay natin ay may tunguhin at may saysay. Kuminsan kasi napatingin lang tayo sa mga detalye ng buhay at hindi natin tinitingnan ang bawat saysay at ang bawat kabuluhan ng ating pagalaw na nariyan ang Panginoon at kung nariyan ang Panginoon, damang-dama natin siya dito sa loob ng simbahan, hindi lang na siya isang salita o isang ideya, bagkos siya'y tunay na tao na kung saan ang ating mga puso ay marugdog na nanalig sa Kanya. Ang ating mga puso ay nagmamahal ng maalab sa Kanya at dahil dito, damang-dama natin ang ating pananalig sa Diyos sa loob pa ng simbahan. Hindi tayo naaantok, hindi tayo nagkaroon ng pag-isip ng iba pa sapagkat ang ating puso ay nasa Panginoong Hesus. Pang-apat, matapos tayong nagbabago dahil lumapit sa Panginoon, baguhin natin ang ating mga ugali, baguhin natin ang ating mga pag-isip at mga pananalita. Dapat ang bawat galaw ng buhay natin ay naaayon sa Ebanghelyo ng ating Poong Hesus Nazareno. Kung ito ang ating ginagawa, ang Panginoong Diyos na nabuhay muli, ang Poong Hesus Nazareno ay siya nang umapanginoon ng ating buhay, ng ating puso, ng ating isipan, ng ating buong pagkatao. At siya na naging Panginoon sa kaluuban natin, tayo ay magkaroon ng panibagong saysay at kabuluhan ng buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, inanyayahan tayo na umasa kay Hesus upang magkamit ng kasiyahang maibigay lamang ng ipinangakong langit. Atin pong itutugon, Hesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Hesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang simbahan naway magsikap na maihatid ang pag-ibig ni Hesus sa lahat ng taong nagugutom sa tinapay ng buhay, manalangin tayo. Hesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Atin nawang maunawaan na ang presensya ni Kristo sa Eukaristiya ay isang palagiang pagtawag sa atin upang ibahagi ang ating buhay sa lahat ng ating nakakadaupang palad, manalangin tayo. Hesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang mga nagtitiis ng gutom at pagkauhaw, naway matugunan ni Hesus na siyang ating tinapay, manalangin tayo. Hesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang mga may sakit, naway makakuha ng lakas sa pagtanggap sa Eukaristiya, manalangin tayo. Hesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang mga pinalakas ng Eukaristiya sa buhay na ito, naway muling buhayin sa huling araw, manalangin tayo. Hesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, isinugo mula sa langit ang iyong anak upang maging pagkain ng aming kaluluwa at akayin kami patungo sa iyo. Marapatin mo na sa pamagitan ng aming panampalataya kay Hesus na tinapay ng buhay, kami ay laging makasama sa iyo. Lingnam ito sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna lahat. Ang alay
Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo, batido, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon, ay mapagbungahin mo ng galak na manatili sa amin habang panahon. Sa pangitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapanitunay, marapat ni kay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamatay ang inahain sa cross. Ang sa cross ipinakoy, buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa namang helsi si awit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubingi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, O sana sa kitaasan. Pinagpala na paririto sa ngala ng Panginoon, O sana sa kitaasan. Magsilot po lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu yung banal, makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Lagi minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Ubispo at ng Tanang Kapariyan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming na himlay may pag-asang sila muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawani na patin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman na Berhin Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan.
Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Sa tagubilin ng mga nagagaling na utos, sa turo ng isusapay natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at terisalat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubogan sa bibig bago malisarapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Sa aming kaloob at pag
sa salong walang hanggan. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pangmakailanman. Ipagalob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatapok sa amin sa iyong piling. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa dakilang tahanan ng ating pong Jesus Nazareno kay mga narito sa loob ng Basilica Minor at Pambansang Laman ng Jesus Nazareno kay minaugnay sa iba't ibang social media platform at ang cross-posting sa iba't ibang paraan na wayang inyong panalangin na ringgin ng pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga mahirap at nangangailangan. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain kayo pa ng Diyos. Salamat na mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, naway pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Pagkain. Simple, ngunit importante na bagay sa buhay ay magkaroon ito ng saysay kapag ating tanggapin ang Panginoong Jesus Nazareno na siyang tinapay na mula sa langit at nagbibigay buhay ng ganap at ikasesya. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na pasbasa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Inayag mo sa iyong cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kilingan ng kanan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan na nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan mo itang naloob na tinatanaw. Basbasan na ipon ninyo ang mga dalaming imahin na sala at mga bagay-bagay. Basbasan na may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala ng pangakon sa binyag na ikaw ay kliibigin at paglalingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umaiking taglay ng kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, binibinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aking paligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dilulwalhati ka namin.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, ilulualhati ka namin.